naman ang iyak baba, ha? Kung dahil sa Ginoo, mapapasama na ako kay Ferdinand. Pero yung ate Amara mo, hindi nga natin alam. Baka may binabalak siyang masama sa amin ni Mylene. Kaya hindi ako pwede magtagal dito. Hahanapin ko si Mylene. Sir, kanina po itong nag-re-ring eh. Naku, salamat. Nakunta ko rin kayo. Kaya ako po yung anak nyo. Ako po si Mylene Fentebella. Alam po ni Clarissa yung totoo. Siya po yung makapagpaliwanag sa inyo ng lahat. Catherine, anak. Nakidnap po ako eh. Nakidnap ka? Nasaan ka? Andito po ako sa... Sino yung kausap mo, ha? Alam na nila ang totoo. Kaya kung ako sa inyo, isuko nyo na lang ako para walang mangyaring masama sa inyo. Bago mangyari yun, papatayin ka muna namin. Bakit ka ba naniniwala kay Catherine? At saka wala naman siyang pruweba na siya talaga si Mylene, ha? Ako po magpapatuloy na si Catherine si Mylene. Sir, ilang beses na kayo sinubukan kausapin ni Catherine. Kaso pinipigil lagi ni Clarissa. Kaya ko po patunayan na si Catherine talaga si Mylene. Alam din ni Jepo yun dahil sinabi sa kanya ni Clarissa yung totoo. Sir, po, sabihin mo na, para kay Catherine. Totoo bang sinabi sa'yo ni Clarissa na si Catherine si Mylene? Totoo po, Mr. Fentebella. Si Catherine po ang totoong Mylene. Pati ba naman ikaw, Jepoy? Ikaw na nga lang yung kakampi ko dito eh. Clarissa, sorry. Nag-aalala lang kasi ako kay Catherine eh. Baka kasi may kinilaman ka sa pagkawala niya eh. Hindi malayo mangyari yun. Kasi nung huling beses kong kasama si Catherine, nahabol kami ni Badong. At alam mo kilala mo si Badong at Lloyd ah. Kasi siguro kasambot ka rin. Magsabi ka nga sa akin ng totoo. Nasaan si Catherine? Hindi ko po alam. Hindi. Pag may nangyaring masama sa anak ko, hindi kita mapapatawad. Clarissa, sige na, ituro mo na sa amin kung nasaan si Catherine. Pinsan mo rin siya. Mommy, Daddy, maniwala naman kayo sa akin. Wala naman akong gagawing masama kay Catherine eh. Kayo na mismo yung nagsabi, di ba? Pinsan ko pa rin siya. Sasabihin ko naman talagang siya si Mylene eh. Kaya lang natakot ako. Baka pag nalaman niyo yung totoo, mawalan na ako ng lugar dito. Ayoko kayong mawala kasi mahal na mahal ko kayo. Pero Clarissa, hindi mo dapat tinago yung totoo. Dapat sinabi mo sa amin. Nasarapan na pala namin ang anak namin. Nawala pa. Ngayon, hindi namin alam kung nasan si Catherine. Hindi namin alam kung saan siya hahanapin. Ano? Ngayon sabihin ka pa? Pwede natin. Masyado mong binilog ang ulo ko eh. Pero alam mo magmula ngayon, hindi mo na ako mapapahikot. Kapag napatunayan kong may kinalaman ka sa pagkawala ni Catherine, patawarin ako ng Diyos kung anong maaari kong gawin sa'yo. Ito na! Halika na. Aray! Tarantada ka! Bakit mo ako kinagat? Aso ka ba? Hmm? Aso ka ba? Tama na! Walang kalang! Tama na ba? Gusto mo lumaban? Gusto mo lumaban? Gusto mo lumaban? Muli ka na dito? Ikaw, yung mukha mo ha. Pupulbusin ko yung mukha mo. Ano ba dong? Nakita mo, napaka walang hiya? Pakawalang yan. Pakawalang yan. Halika. Oh!
kunin mo yung sako. Isako mo yan, Nindin! Ano? Sige, iyak, iyak. Tapa ka, di ba? Wala naman makawala ako sa buwan natin puntaan yung bahay ni Badong eh. Baka sila nga nagpadukot kay Catherine. Sir, bilisan na lang po natin kasi baka makatunog sila eh. Oh, sige, tara, tara. Ferdinand, sasama ako. Huwag na, dito ka na lang. Baka mamaya mapahama ka pa eh. Basta sasama ako, halika na. Oh, sige, dali, dali. Liga pa ako, boys! Magkakalad niyo ako dito! Magpadong! Magpadong! Tumigil ka! Panginan ako. Siguro, nakuha na nila si Catherine nung habang kausap ko siya sa cellphone. Siguro natunugan nila na alam na natin yung kuta nila kaya sila umalis sa lugar na ito. Huwag kang mag-alala, Lilian. Hindi kami titigil hanggat di namin natatagpuan si Catherine. Hindi ko maintindihan kung sina Lloyd at Badong ang may pakana nito. Ano kaya ang motibo nila? Sir, baka naman kidnap for ransom to. Eh kung kidnap for ransom, bakit hindi na lang nila ako tinawagan kung pera ang kailangan nila? Ferdinand, isang tao lang naman ang gusto magkawatak-watak tayo eh. Kilala mo na kung sino yun. Mukhang hindi na yata mawawala yung galit sa akin ni Daddy eh. Paano pag pinalayas ako nandito? Matutulungan mo ba ako, Tita Amara? Clarissa, idiota ka kasi. Alam mo, kung kani-kanino ka kasi dyan nagdadadaldal. Oh, ngayon, kahit ano pang pagde-deny mo, marami pa rin titistigo sa'yo. Ha, tumawag-tawag pa kasi dun sa Catherine na yun. Oh, nasa na kaya yung babaeng yun? Dapat hindi na yun matuntun eh. Yung ngintik na babaeng yun. Oh. Kay Catherine yan. Tumag-tell me. Ikaw nagpadukot kay Catherine? Tinulungan ako ni Badong tsaka ni Loida. Gusto ko yung ginawa mo. Ngayon, samahan mo ko kung nasaan siya. Dahil gustong-gusto ko nang lamukusin ang pagmumukha niya dahil sa pagsusumbong niya kay Ferdinand dahil siya si Mylene. Eh, Tita Mara, hindi ako makakalabas eh.
Pinapabantayan ako ni Daddy na katutok yung mga mata niya sa akin. Kapag meron siyang nakitang mali sa akin, sigurado palalayasin ako agad nun. So, paano kita matutulungan kung hindi ko ang malalaman kung nasaan siya? Madali lang yan eh, Clarissa. Kung gusto mo talagang patalsikin dito sa pamamahay na ito, pwedeng-pwedeng gawin eh. Ako pa rin ang kumukontrol kay Ferdinand. Pag sinabi ko sa kanyang palayasin ka, hindi na magdadalawang isip yun. Gagawin niya yun. Lalo na ngayon, at galit siya sa'yo dahil sa lahat ng kasinungalingan mo. Mabata! Tumigil ka! Mabata, pakawala niyo na ako dito! Tumigil Babang ka! Yan. Alam mo, malis ka dyan, Badong. Yo, ikaw, pinahamak mo kami, ha? Pinahamak mo kami! Siguro sila ako sa lahat ng mga pulis na doon kami nakatira! Kaya ngayon, hinahabol na kami ng mga pulis! Hindi po! Hindi po! Hindi na! Umayos ka! Bakit po! Baka mapatay mo pa yun eh! Tanggalan mo yun! Malamang, wanted na kami. Pinaghahanap na kami ng mga pulis. Wala naman po akong sinabi. Anong walang sinabi? Paano nila natuntun ang bahay namin? Badong! Umayos ka na lang kasi. Para hindi ka nasasaktan. Mara. Ferdinand, anong nangyari? Alam mo ba na si Catherine si Mylene? What? Si Catherine si Mylene? Kung nakonsente mo si Clarissa, posibleng alam mo na alam niya na si Catherine ay si Mylene. Honestly, I do not know what you're talking about. Kung alam ko lang na si Catherine ay si Mylene, mamahalin ko siyang parang tunay kong pamangkin at hindi ko na sana kinunsinti pa ang Clarissang yun. Eh lahat naman ang konektado sa akin, aayawan mo. Kahit anak pa namin ni Ferdinand yun. I don't know what you're talking about. Nasaan si Catherine? Hindi ko alam, Ferdinand. Ang dami ko nang iniisip para alamin pa kung nasan si Catherine. Alam mo kung matagal ko lang nalaman na siya pala talaga si Mylene, baka ako pa nagpahanap sa kanya. Sana nga totoong hindi mo alam. Sana nga wala kang alam tungkol sa mga nangyayari kay Catherine. Ferdinand. My gosh! Pinagtududahan mo ba ako na ako nangidnap? Matagal na tayong magkasama. Ako pa nag-alaga sa'yo. Pagkatapos pagsususpechan mo ako na ako nangidnap? Relax. Mara. You're my sister. Oras na malaman ko na may kinalaman ka sa pagkawala ni Catherine. Kalimutan mo na magkapatid tayo. Kausapin lang ako. Oh, hello. Oh.
Yan. Buti naman nailipat niyo na si Catherine. Sinabi ko nakikita amarang hawak niya siya eh. Eh kung hindi ka ba naman bobo, di ba't wala ka ng tiwala sa Amara na yan? Eh natakot ako eh. Tsaka alam mo, si Tita Amara na lang yung baraha ko para manatili pa ako sa mansyon na to, no? Kapag kinalaban ko pa yon, baka kung anong gawin nun, wala na akong kakampi dito. Basta hindi niyo na lang yung tawag niya. Sige, sige na. Tatawagan ko na lang kayo mamaya. Sige, sige. Clarissa. Ang kapal din naman ng mukha mo magpakita pa dito, no? Pagkatapos mo akong isumbong sa mami't daddy ko? Kanina pa kita tinatawagan kasi hindi ka naman sumasagot kaya pumunta ako dito. Sorry naman, nag-aalala lang ako kay Catherine eh. Ah, ganun. Nag-alala ka kay Catherine pero sa akin hindi. Alam mo ba, Jepo, muntik na ako mawala ng bahay dahil sa ginawa mo? Wala ngayon, wala na akong kaibigan kagaya mo. Clarissa, sandali lang! Bitawan mo nga ako! Umalis ka na dito, Jepoy. Ayoko nang makita yung pagmumukha mo. Jepoy! Balita kay Catherine. Hindi ko alam. Jepoy, kasi tingin ko may kailaman si Mama Mara dito eh. Sabi kasi ni Catherine, wala siyang tiwala kay Tita Amara niya. Mama mo na ako bantay natin si Mama Mara. Pare, pag ginawa ko pa yan, baka isumpa na ako ni Clarissa eh. Ayoko na madagdagan pa yung galit niya sa akin. Sige. Ano ho bang kasalanan ko sa inyo? Tinatanong mo pa? Sinumbong mo kami sa pulis, kinagat mo yung braso ko. Tapos nagtatanong ka kung anong kasalanan mo. Talagang binibwisit mo ako. Binibwisit mo ako eh. Hindi ko nun po sinasadya eh. Sumunod paano? Sinasaktan niyo ako. Tumahimik ka lang kasi. Badong, yung bibig niya na, babasagin ko yung mga ngipin niyan. Rinding-rindi na ako sa bunganga niyan. Ayusin mo yung tali niyan. Ikakausapin lang ako. Ma'am Badong, alam kong hindi ka kasing sama ng asawa niyo. Alam kong matutulungan mo makaalis dito. Anak ako ni Ferdinand Fentabella. Kaya siguradong malaking pabuya yung makukuha niyo pag naibalik niyo ako sa kanya. Eh paano kung paginitan ako ng mga pulis? Makulong ako? Hindi po. Papakiusapan ko po ang tatay ko. Sabihin ko kayo yung tumulong sa akin. Lakas nyo na po ako. Tulungan nyo na ako. Asan na kayo? Gusto kong makasiguro na hindi na makikita ni Catherine si Ferdinand. Sa tono ng pananalita mo, parang siguradong sigurado ka nang kasama ka sa plano namin. Hoy, Amara. Kung ikaw nauto mo si Clarissa, ibahin mo kami. Wala kaming katiwa-tiwala sa pagmumukha mo. Pupunta ako dyan. Gusto ko makita si Catherine. Ano yun? Gusto mo makita si Catherine? Ferdinand, andyan ka pala. Tama ba yung narinig ko? Gusto mo makita si Catherine. So alam mo kung nasaan siya. No, Ferdinand. That's not what I meant. May mga kausap kasi ako dun sa investigation agency. Pinapahanap ko mismo si Catherine. Dahil talagang gusto kong patunahin sa inyo na wala akong kinalaman sa pag-kidnap sa kanya. Gusto kong makatulong sa inyo ni Lillian. Hindi ko yun magagawa sa sarili kong pamangkin. Alam mo, Mara, hindi ko alam kung bakit ganito nararamdaman ko eh. Parang nahihirapan akong paniwalaan ka. You know why, Ferdinand? Dahil kay Lillian. Tagal kitang inalagaan. Pati sarili kong kaligayahan, kinalimutan ko na. Dahil gusto ko na hindi kita mapapabayaan. Tapos,
Isang sulsul lang ni Lilian. Nawala na ang lahat ng tiwala mo sa akin. Alam mo, Amara, hindi ko naman nakakalimutan yung utang na loob ko sa'yo. Lahat ng mga nagawa mo para sa akin. Pero gusto kong ipaalala sa'yo, hindi ko rin nakakalimutan na ikaw ang dahilan ng lahat. Ikaw ang dahilan kung bakit lumayo sa akin si Lilian. Ikaw ang dahilan kung bakit nagkawatak-watak kaming pamilya. Kapag nalaman ko na may kinalaman ka sa lahat ng mga nangyaring ito, kalimutan mo na magkapatid tayo. Sige naman, Badong. Tulungan nyo na ako makaalis dito. Sensya na. Madadali ko ni Lloyd eh. Isa pa, makukulong ako niyan. Tutulungan ko nga po kayo. Ang sasabihin ko, kayo po yung tumulong sa akin. Kaya sige na po, tulungan nyo na ako. Eh, paano si Lloyd? Gusto ko na makasama yung pamilya ko eh. Pareho naman tayo mapapabuti nito eh. Sige na po. Ang batong sige na. Uy! Kinagawa mo? Tinatalik. Nagpapauto ka dyan? Anong nangyari sa'yo? Anong na? Umalis ka nga dyan. Ikaw. Ikaw, huh? Tigilan mo si Badong, huh? Huwag mo bibilugin ang ulo ni Badong. Hindi ka na makakatakas ito, naiintindihan mo. Manamihin ka. Kung hindi, malilintikan ka sa'kin! Tama na! Baka mapatay mo pa yan, lalo tayong walang pakinabang. Halika na, Badong. May gagawin tayong importante. Umayos ka, ha? Wala na talaga akong pag-asang makaalis dito. Hindi na talaga kami magkakasama ng mga magulang ko. Diyos ko, hirap na po ako. Ano ho kami, Mr. Fentebel? Lilian, tutulong ako sa kanila. Tutulong? Ano kaya mong gawin, Ferdinand? Kahit noon pa, wala kang ginawa para sa amin. Muntik na nga ako makunan kay Mylene. Pero mas pinaniwalaan mo si Amara. Hanggang ngayon, wala ka pa rin ginagawa para sa amin. Alam mo, lahat po kasalanan mo. Sana lang, walang mangyaring masama kay Mylene. Dahil kung meron, habang buhay kitang kasusuklaman. Napakalaki ng kasalanan ko sa iyo. Nababawi ako. Mas na makita na si Catherine, sinisiguro ko sa'yo, aayusin ko na ang lahat. Sana mapatawad mo ko. Sana mabigyan mo pa ako ng isa pang pagkakataon. Balik mo muna sa akin ang anak ko. Pag nandito na ang anak ko, baka mapatawad pa kita. Alam kong ikaw nagpadukot kay Mylene.
Nasaan siya? Wala akong alam sa mga pinagsasasabi mo. Pwede ba? Umalis ka sa harapan ko. Hindi ako naniniwala sa'yo, Amara. Nasa tiyan ko pa lang si Mylene. Dinalak mo na siyang mawala sa amin. Kaya huwag ka na magsinungaling. Saan mo dinala ang anak ko? Kausapin mo si Naloy Gardo. Sabihin mo sa kanila, ako magdidesisyon ko anong gagawin sa Catherine ngayon. Sir Charles, ibig mo sabihin, kinidnap si Catherine. Oo, yaye. Pero malasang inala ko, may kinalaman din si Mama Mare. Gusto ko pa kayo makasama. Kaya dapat hindi ako sumuko. Gagawa ko ng paraan para makaalis ako dito. Magkakasama-sama rin tayo ulit. Pag nangyari yun, hindi na ako papayag na magkahiwa-hiwalay pa tayo ulit. Magkikita na rin tayo, Catherine, ka. Dahil sa iyo at sa nanay mo. Kaya nasira ang papel ko kay Ferdinand. Kaya humanta ka. At saan ka pupunta? Mama Mara, ano po bang balak niyo sa akin? Magkamag-anak po tayo. Anak po ko ng... Wala akong pakialam! May anak ka pa ni Ferdinand! Kailangan mo wala ka na!